Inabot ng halos 13 oras ang sunog na tumupok sa isang warehouse sa Malabon. Mahigit 10 pamilya naman ang nasunugan sa Caloocan. Nasa frontline ng balitang yan si Hannibal Talete. Hating gabi na, pero doble kayod ang mga bumbero sa pag-apulan ng sunog na sumiklab sa isang warehouse sa Barangay Tinajeros, Malabon. Sa pangalawang palapag ng gusali, nagsimula ang sunog bandang alas 4 ng hapon kahapon. May mga nakaimbak na iba't ibang dental supplies katulad ng dental chairs sa gusali. Kararating lang po yata ng mga container. So, inaasahan po namin na punong-puno po yung loob talaga, kaya sobrang laki po ng apoy at nahirapan po yung mga bumbero natin na makapasok. Naging problema rin para sa bumbero ang pagkuha ng tubig. Hindi raw kasi gumagana ang pinakamalapit na fire hydrant sa gilid ng warehouse. Kaya ang ginawa po ng ating mga firefighter, nag-iigib na lang po talaga sa mga malalapit na hydrant po dito sa Tinajeros. Ligtas namang nakalabas ang 6 na stay-in employees ng warehouse. Wala rin nadamay na ibang gusali. Mag-aalas 5 na ng umaga kanina, nang tuluyang maapulang apoy, inaalam pa ang sanhi ng sunog. Pero base po doon sa nauna po natin na na-interview yung pong mga stay-in po, ayon po sa kanila, mga nagpuputukang mga wiring po ang kanilang narinig bago po magkaroon ng sunog. Sa Barangay 175, Caloocan naman, nagngangalit na apoy ang bumulabog sa mga residente pasado hating gabi kanina. Paglabas ko, ala kasi ng usok dito. Ayong apoy, hindi na ako makapasok dito sa bahay. Kaya wala akong nailipit na gamit ko. Wala naman nasaktan sa sunog na agad namang naapula pasado alauna ng madaling araw. Nasa evacuation center pa rin ang 13 pamilyang nasunugan habang inaalam pa ang sanhi ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Hannibal Talete, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.